Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, ang mga dapat nating abangan sa FPG's Batang Quiapo. Kahit anong gawin ni David ay talagang tadhana na ang magbubulgar ng kanyang pagpapanggap dahil wala nga siyang kaalam-alam na sa mansyon ng mga kabalyero na padpad at naninilbihang katulong si Nanoy at Tindeng matapos itong palayasin ni Rigor. Pinaghanda na nga ni Ramon at Don Julio si David dahil ngayong araw umano ay bibisita sila sa mansyon ng mga kabalyeros na siyang ikinatuwa ni David dahil naroon nga si Catherine. Ayon sa kanya, siguro ngayon ay mapapapayag niya na si Catherine na maging girlfriend niya dahil siya mismo umano ang magsasabi kay Senyor Facundo. Talaga nga namang napakakapal na mukha ni David sa kabila ng alam niyang hindi siya ang totoong tanggol. At sa kanilang pagdating ng mansyon ay kaagad naman itong nalaman ni Catherine habang siya ay nag-aagahang kasama si Tindeng. Batid kasi nating unti-unti na siyang napapalapit kay Tindeng lalo pat ngayon lang siya nakatikim ng napakasarap na niluluto ni Tindeng. Sinabi niya kay Tindeng na parang ayaw niyang lumabas dahil darating kasi ang pamilya ni Jesus Nazareno na siyang nanliligaw sa kanya. Alam niya umano sa kanyang sarili na ayaw niya sa binata at paniguradong pipilitin na naman siya ng kanyang lola Bitina dahil wala umanong mahalaga sa kanyang lola kundi ang makakilala siya ng makapangyarihan at mayayaman katulad ng mga Montenegro. Kung kaya't nagulat si Tindeng sa sinabi ni Catherine na Jesus Nazareno Montenegro, bibihira umano ang ganyang pangalan dahil ang alam niyang may ganyang pangalan ay ang kanyang apong si Tanggol. Ayon pa kay Tindeng, siya mismo ang nagbigay ng pangalan sa kanyang apo at yun ay ipinangalan niya para maging kakaiba. Palaisipan din kay Tindeng dahil Montenegro din ang apelyido na binanggit ni Catherine. Alam ni Tindeng na Montenegro ang apelyido ni Ramon. Kaya naman kinutuban na siya na baka nalaman ni Tanggol ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Kung kaya't dito ay nagpaalam siya kay Catherine na kung pwede siyang lumabas sa oras na dumating ang mga bisita nito. Ngunit kaagad naman itong pinigilan ni Pasing dahil baka pumalpak na naman umano si Tindeng. Kung kaya't nagplano si Nanoy at Tindeng na pupuslit sila para makita ito. Naking gulat nila nang makita nilang si David pala ang binabanggit ni Catherine. Marahil umano nagpapanggap ito. Lalo pat nakita nila na buhay pala itong si Ramon Montenegro na siyang totoong ama ni Tanggol. Sinabi ni Noy na kaya pala madaming pera si David tuwing umuwi. Galit na sinabi ni Tindeng na nagmamalinis pa itong si David ngunit mas masahol pa pala ito dahil sa kanyang ginawa kung saan inagaw nito ang tunay na pagkatao ng kanyang apong si Tanggol. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na tagpo sa teleseryeng ito. Kaya naman sabay-sabay natin itong pakaabangan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay sana'y huwag kalimutang mag-like at subscribe. Pindutin ang notification bell para updated kayo palagi. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, kapamilya!